Today's video guys, hello guys, good afternoon, kasi good afternoon today. Charot yan guys, pinupunasan ko muna yung window namin ni Lola. Kasi ano, kasi bagong lipat kami dito, isang buwan din tong hindi nalinisan. So, punas-punasan natin at dala na rin ng paglilinis ng ano, ng higaan, ng bed frame. Kasi nga, kagabi, hatsing kami ng hatsing. Ako lang pala, si Lola hindi. Walang pakialam yan si Lola. Tsaka, dating naman dyan guys, ang bigat niyan. Sa dalawang buwan, isang beses ko lang yan, hinihila kasi mabigat. Tapos yung ilalim niyan kasi hindi ko maabot ng walis. Kaya, hinihila ako every 2 months. Once lang. Tapos yan dyan, ang daming ano, daming gabok. Diyos ko po, Ginoo. Tapos si Lola Panay ang ano, kasi gusto nang mahiga at binilisan ko na dyan. Sabi ko mamaya na at lilinisan ko muna to. At ako'y kanina pa ako hatching ng hatching dito kasi magabok. Kasi mahangin nga dito eh, malapit lang to sa ano, yung kwarto namin eh, nasa sala. Tapos yung sala exposed doon sa ano, sa labas, yung hangin ba. Pasok talaga. So, papunta talaga lahat dito sa kwarto namin. Kaya, ayan. Map din. Pag may time, no? Tsaka, nihila-hila ko na rin yung ano ko. Yung mga kasulok-sulukan para matanggal yung mga dumi. Kasi, mabigat kasi yan eh. Ayan, no? Mabigat. Ayan, tumayo na naman si Lola at gusto lang pumasok. Sabi ko kayo, maya, hindi pa ako tapos. Tapusin ko lang muna to. Ayusin natin yung higaan. So, ayun naman, umupo. Kailangan ko talagang ayusin yan para pag-iga niya, okay na. Iba sa iba naman ako pupwesto. Kaya, binilisan ko na dyan. Ayaw na talaga paawat ni Lola. So, binilisan ko na. Binasok ko na rin yung aming side table. At excited ng mahiga at kanina pa daw siya inaantok. Kaya ayan, inayos ko muna para naman matulog siya at ako'y habang ako'y nagpupunas-punas dito. Dito naman sa pintuan guys. Every 2 months ko lang din siya inaano, pinupunasan. Sa area na yan guys ay ano yung mga nilalagyan ko ng mga hinubaran namin sa gabi, sa umaga ako maglalaba. Yung mga maleta naman, hindi yan sa akin, sa amo ko yan. Nung nagpa-renovate sila ng ano, nagpa-renovate sila sa taas, ang ginawa, tinambak dito sa kwarto namin ni Lola. Tapos ang ending, hindi na nila kinuha. Akala ko ibibigay nila sa akin. Diyan naman sa higaan, diyan naman ang higaan ko guys nung buhay pa si Lolo. Diyan sa may ano, diyan. Higahi, diyan ang pwesto ko. Nung ano, nung namatay si Lolo, hindi pa ako lumipat kay Lola kasi si Lola noon ay maano pa ba, nasa tamang kaisipan pa siya. Kaya minsan, ano pa siya, nasa tama pa siya. Ngayon, si Lola ay minsan ay bigla na lang siyang tatayo. May isang beses nga, nung nag-CR ako Diyos ko po, lumagabog, kakaupo ko lang sa CR, Diyos ko, natumba na. Kaya minsan nagdadala na lang ako ng arinola dito sa loob para in case pag-iihi ako dito na sa loob. Yan pala yung cabinet ko. Si Amo lang pala ang gumawa niyan. Siya lang yung ano ba? Siya lang yung nag-ano niyan, nag-assemble. Pero bumili siya ng anong kahoy. Siya lang kasi may mga gamit yata siya sa taas. Mahal kasing magpagawa kaya siguro bumibili na lang si Amo ng mga ano, materials. Tapos siya na lang
assemble. Magaling naman siya kasi lahat ng mga ano dito eh, yung mga drawer, siya, yung mga kahoy-kahoy. Siya lang. Siya lang gumawa. Tsaka dyan pala sa ano ni Lola, dyan sa, yung sa aparador ni Lola, kunti lang akin dyan. Kay Lola, hindi naman, lahat damit ni Lola, pero hindi naman sinusuot ni Lola. Baga, nung mataba pa si Lola, eh, nasusuot niya siguro, pero yung ngayon na, naku, kakunti na lang yung mga damit niyang nasusuot niya. Tsaka, paulit-ulit na lang. Kahit nga ako nga yung naghanap, wala akong makita dyan sa mga lagayan niya ng damit. Mga malaki na sa kanya. Kasi sa paglilinis, guys, si Amo pala ay naghanap sa akin at nandoon ako sa labas. Tapos, ayan, binigyan niya ako ng pabango. Ayun yung ano, hindi yan pa, ayun, may pabango. May shower gel, may ano niya, toner, facial toner, tsaka may mascara, may lipstick. Dalawang lipstick yan, guys. Ano, sabi niya, binigyan ako ng kaibigan kong dalawa. Pili ka kung anong gusto mong kulay. So, ang pinili ko ay red. So, yan, may lipstick na naman ako. Tapos, hindi naman yan maano, laging mapapahid sa ating labi kasi nga nahihiya akong mag-makeup. Nahihiya akong mag-color sa mukha. Kaya hanggang sa pag mag-deop lang, doon lang ako magli-lipstick tsaka ano, yung kunti lang, yung hindi halata. Yung gusto ko bang ano, magagamit ko yung mga makeup kong nabili. Tapos hindi, na-expire na lang yung mga ibang makeup. Hindi ko nagagamit. Sayang lang. Habang ako yung naglilinis dyan, guys, si Amo pala yung nakita yung sampay kong panty at brajos ko po, nakakahiya. Kasi nga naulan sa labas, hindi ko nasampay doon. Kasi naulan, dito lang sa loob ko yan sinampay pag mga ganun panty. Yung medyas pa nga eh, nandyan. Katawa ako eh. Tawang-tawa ako eh nung binigyan na niya ako ni Amo. Doon ko na na-realize na may panty at bra pala akong sinampay dito. Nahiya ako. Ginoo ko. Nagkakalabugan na ako dyan sa paglilinis. Si Lola ay tulog pa rin. Hindi man lang makasapagsabi na dahan-dahan. Ako'y tulog. Wala. Walang pakialam talaga yung Lola ko. Walang talaga sa tamang huwisyo yung Lola ko. Talagang malala na. Sana umabot pa ng 100 years. Si Lola ay 96 na siya. Sana umabot siya ng 100 years, no? Para kahit papaano, eh, umabot mo lang ako dito ng 10 years. 10 years sa kanila. Sobrang tagal ko na dito. Ako pala ang kauna-unahang, ano nila, waylaw dito. Ako ang kanilang first time na nag-alaga sa kanilang magulang. Nang dumating ako, si Lolo, mahina na din yun si Lolo. Pero si Lola ang nasa kontrata ko. Tapos, si Lolo, pag na-hospital, ako ang magbabantay. Tapos, sila naman kay Lola. Tapos, ang problema, binibigyan din naman nila ako ng pera, pagkain. Tapos, dala-dalahan nila ako ng mga cake, mga soup drinks. Diyos ko, doon talaga ako tumbaba. Nung na-confine si Lolo ng 2 weeks sa hospital. Doon talaga ako lalo kasi kung ano-ano mga dinadala sa akin. Tapos ako naman, ang binibili ko, mahilig din ako sa kanin dati. Diyos ko po, Ginoo, tumaba ako doon sa hospital. Tapos pag uwi ko naman namin, after 2 weeks namin ni Lolo sa hospital, si Lola naman ay namayat. Doon si Lola namayat. Hanggang ngayon, payat na si Lola. Kaya, ayan, tanggapin na lang natin na talagang humihina na talaga siya. Niligpit ko na rin yung ano ko, higaan ko, kasi may sarili din naman akong kutsyon maliit. Yun ay niligpit ko, nilagay ko sa karton at doon ako kay Lola tatabi kasi nga para pagbango ni Lola ay magising ako. Kain muna tayo, guys, kasi nagutom tayo, kakalinis. At bigay lang din naman yan sa akin. Kung ipapadala ko pa yan papuntang Pilipinas, expire na din yan after 3 months kasi March ko pa ipapadal yung box ko. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa inyong panonood. Nga pala, guys, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, paki-like, subscribe na lang po. At
kung kayo po ay mga bagong YouTuber din, palagay na lang din po at babalikan ko kayo. Salamat! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.